22 barangay sa Isabela ang nalubog sa baha kasunod ng paglandfall doon ng Bagyong Christine. May mga tulay at kalsadang hindi pa rin madaanan. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine! Emil, aabot na sa 10,800 individuals ang nasa mga evacuation center sa probinsya ng Isabela. Halos maputol ang mga sanga ng puno sa ilang lugar sa Isabela dahil sa magdamag na pagbayo ng malakas na hangin, kasabay ng buhos ng ulan na nagtuloy-tuloy hanggang kaninang umaga. Alas 12:30 ng madaling araw, tumama sa kalupaan sa Divilacan, Isabela ang sentro ng Bagyong Christine dahil sa sama ng panahon, nawala ng supply ng kuryente sa ilang lugar sa probinsya. Eh, mahirap po, ma'am. Mas lalo na kapag ano po, ma'am, kapag walang tubig yung pinagdaanan namin, apektado po lahat. Pagsapit ng umaga, makikitang epekto ni Bagyong Christine. Pinadapa ng bagyo ang mga pananim na palay ng magsasaka sa bahagi sa bayan ng Tumawini. Bandang alas 8 ng umaga, nagsimulang umapaw ang Pinakanawan River. Mabilis ang pagtaas ng baha mula sa mga taniman at mga kalsada. Dali-daling inilikas ng mga magsasaka ang mga alaga nilang baka. Dahil po mabaha naman. Oo, kaya kailangan. Tuloy-tuloy ang pagpapalikas ng otoridad sa mga residenteng nakatira sa mga low-lying area. Nagkasalubong na ang Pinakanawan River at saka Cagayan River. So yung low-lying barangays namin, very critical na. Kaya nandito kami ngayon sa evacuation center para magbigay na ng food packs para sa mga evacuees namin. Sa Tumawini, mahigit 4 individual na ang inilikas. Malakas, ma'am. Oo. Tapos? Kaya nga nag-aalala ako. Mga anak ko. Bakit po yung mga anak ninyo? Sila naiwan. Naiwan sila doon, ma. Binaha rin ng City of Ilagan. May mga nagtayo ng tent sa gilid ng kalsada. Hanggang sa kwan, ma'am. Diyan sa bubong, ma'am. Basta safety yung mga bata. Mas maayos na ang lagay ng panahon dito sa Ilagan City, Isabela. Pero ang problema ng mga residente ay lubog na sa baha ang karamihan sa mga bahay, partikular sa may barangay Santa Barbara Circumferential Road, matapos nga na umapaw ang ilog dito sa syudad. At ito nga mga kapuso, ipakita ko lamang yung mga bahay. Halos abutin na po yung bubong ng ilan sa mga bahay dito sa lugar. Ayon sa CDRRMO, 22 barangay sa Ilagan ang lubog sa baha, habang 10 barangay ang hindi na mapasok dahil sa taas ng baha. Puwersahang inilikas ang mga residente. Because of the rain na na-receive ng upstream natin na bumaba sa amin ngayon, biglang tumaas po ang aming Pinakanawan River. So it's a main tributary of our Cagayan River. Sa monitoring ng PDRRMO, 7 overflow bridges sa probinsya ang hindi pa rin madaanan. Wala pa rin supply ng kuryente sa ilang lugar. Emil, sa ngayon wala pa rin supply ng kuryente ang ilang lugar sa probinsya ng Isabela, especially yung mga barangay na lubog pa rin sa baha hanggang sa ngayon. At kahit nga gabi na ay tuloy-tuloy pa rin yung distribution ng food packs ng iba't ibang LGU sa mga apektadong residente sa probinsya ng Isabela. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV.